Ngayon, meron tayong iPhone 6 dito na ayaw gumana yung screen. Yung touch screen niya ayaw gumana. So, ayan. No response po siya. So, ang gagawin natin ay ipapalitan natin ang LCD screen. Meron tayong bagong LCD screen dito. So, palitan natin. Tanggalin natin yung dalawang screw sa bottom. Ayan. Ito yung pangalawa. Then, gagamit tayo ng guitar pick. Ipapry lang natin yung LCD. Galing sa baba, pataas. Yan, kulang pa dito sa baba. And then, yan, okay na yan. So, i-lift lang natin yung screen mula sa baba. Huwag po sa taas kasi mapupunit yung flex cable niya. Ngayon, tatanggalin natin yung cover. Unahin muna natin yung battery cover niya. Tanggalin natin yung cover and then i-lip natin yung flex cable ng i-unplug natin yung battery. Then, dito naman tayo sa cover plate ng flex cable. Meron itong limang screw, so tatanggalin lang muna natin yung limang screw. Tandaan nyo kung saan nyo kinuha yung screw kasi hindi magkaparehas yung haba ng screw nito. Meron din sa gitna isa. Yan. So, pwede natin tanggalin. Tanggalin natin yung, i-unplug natin yung mga flex cable niya. Yan. So, ngayon, ito yung ating bagong screen. Ngayon, ililipat natin yung camera doon sa kabila. Pati yung home button. So, tanggalin muna natin itong cover niya. Metal frame ng camera at speaker. Tanggalin muna natin ito. At itong camera. Tanggalin muna natin yung sticker na andito sa ating bagong LCD. Kasi kung hindi natin yan tatanggalin ay magiging mahina po yung boses ng speaker. Yan. So, babalik natin yung metal plate, yung frame niya. Screw natin. Meron pang isa. Ayan. Ito yung pangatlo. Tatlong screw yan. Okay. Ngayon naman, itong metal plate ng home button. So, tatanggalin na natin itong home button. Kasama na yung cover plate, back plate ng LCD screen. Para ilipat natin doon sa bago. So, tanggalin natin yung mga screws at ngayon, ipapry natin yung Ingat lang po, baka mapunit yung yung flex cable. Baka mapunit nyo. Ingat lang po. Yan. So, ayos na. Lilipat na natin siya sa kabila.
dun sa ating bagong LCD screen. Tanggalin mo natin ito. Yan, at ilalagay na natin dito yung cover plate niya. Back plate ng LCD. Yan, lapat lang natin mabuti. Babalik natin yung mga screw. Huwag masyadong higpitan kasi baka masira yung sakto lang. Konting higpit, ayos na. Itong metal plate niya, babalik din natin. Lalagay natin yung screw. Dalawang screw yan. So, ayos na. At ibabalik na natin yung screen. Medyo, minsan medyo tricky itong pag lagay. So, dahan-dahanin nyo lang. Tiyagaan nyo lang. Kasi minsan mahirap siya i-plug yung flex cable. So, take your time lang po. And then, babalik na natin yung metal plate niya. Unahin muna natin yung screw sa may gitna. Apat po na screw ito at hindi magkaparehas yung haba. So, dapat tandaan nyo yun kung saan nyo kinuha. Apat na screw po yan. At ito yung panghuli. Ngayon, i-plug na natin yung battery. At ilalagay na natin yung metal plate ng battery. Babalik natin yung screw. Hindi rin parehas ang laki ng screw nito, so dapat tandaan nyo kung saan nyo kinuha. Ayan, okay na. Unahin nyo i-ano sa taas. Ayan, tapos slide lang. Tapos i-press nyo lang. At okay na yan. Ngayon, subukan natin kung gumagana ba yung ating bagong screen. Ayan. Hintayin ng latin na mag-boot siya. Okay, so gumagana kaya? Ayun, gumana po. So, ganyan lang po.